Magandang umaga ayan. Po. Ma'am Doris and Sir Alvin. Good morning po. Good morning. Ba't hindi ka namin makita? Ano ba, Zoom audio ka lang ba? Walang video? Meron po. Ah, meron daw. May video daw siya. Ayan. Oo, ayan. Pero nagahang yung video. Pero at least nagkakarinigan tayo, no po? Mm-mm. Pahingi lang ng insights mo. Nakita ko yung one of your quote, sound bites, ano, kaugnay sa hearing dyan. At tama ba yung pakiwari ko na parang hindi naman ready yung LTFRB for this modernization program na pag-usad, Congresswoman? Opo, base po doon sa naging meeting po kahapon ng DOTR sa Kongreso, ay makikita po natin na parang hindi po handa ang LTFRB doon po sa gusto po nilang public utility vehicle modernization program. Parang hindi po nila pinaalam sa mga... Nag-freeze. Kung nag-freeze! Sistema pong gagawin sa modernization program. Paulit. Ano ka mo? Naputol ka dun sa parang hindi nila alam. Ano yun? Parang hindi po nila alam ang gagawin kung paano po nila ipatutupad yung programa. Oo. Hindi po sila nagkaroon ng konsultasyon sa mga jeepney driver at saka po sa atin po mga operator. Opo, pero kung yung programa na yan, isinulong nung nakaraang administrasyon. So ang dami, mga 4-5 taon po yun na nabigyan sila ng tamang panahon para nga ayusin po yan. Pero sa ngayon, nakikita natin, parang nangangapa. Opo, parang napakukulang po yung impormasyon na dapat po nilang ibigay po sa atin po mga jeepney driver operator. Ang pagkakamali po nasa LTFRB, maaaring sabihin nga po natin doon po sa ating nakaraang administrasyon po yun sa LTFRB po. So ano ang suggestion nyo, Representative Pancho? Anong dapat gawin na LTFRB? Buti. At sana makinig po ang ating pong Pangulo, si BBM, dahil marami po ang masasaktan, lalo na po yung mga drivers po natin, mga operator po natin, yung kanila po mga pamilya. Dahil marami po mga pagkakamali na dapat pong itama, iayos, na tayo naman po ay pumapanig dun sa pangangalaga sa ating pong kalikasan, pero dapat din po natin bigyan ng pagpapahalaga ang buhay ng pamilya po at ng ating po mga driver na mawawalan po ng trabaho. Kung naputol yung unang salita mo, pakiulit mo nga, anong may panawagan ka? Hindi maganda yung signal kasi. Go ahead, anong panawagan mo sa LTFRB? Ako maaari po ay pakinggan ng ating Pangulong BBM na sana ay aralin muna nating mabuti itong modernization program. Kasi po marami po ang masasaktan dito eh. Isang sektor po na napakalaki, atin po mga driver, atin po mga operator, at ganoon din po ang kanilang po mga pamilya. Opo. Saan nangyari po na ganito? Gaano katagal sa palagay mo ang pwede nating ibigay na panahon para sa administrasyon na ito na pag-aralan pa nga munang mabuti bago ito i-implementa? Siguro po magsimula ulit sa umpisa. Patawag yung mga operator, mga jeepney driver. Tingnan mabuti, kakayanin ba nilang bayaran yung sinasabi nilang 2.5? Pagkatapos po, dapat siguro aralin din po nating mabuti kung ano yung makamumura tayo na jeepney. Kasi kahapon po sa pag-uusap, ay meron po pinapanukala ang si Sir Elmer Francisco na 980,000 lang. Electric. Dapat po kasi yung... Opo, dapat po yung kakayanan ng jeepney driver ang bigyan po natin ng pagpapahalaga kung kaya bang bayaran o hindi po kayang bayaran. Hindi, pero ang ini-insist kasi nila, Kong Tina, yung mag-consolidate muna kayo. Yun ang term nila. Kailangan mag-consolidate muna kayo na naging issue ata sa hearing nyo kahapon dahil may mga nagreklamo na nawala na sila ng control ng kanilang unit. Ano po? TV. Ang depresya po, doon pa lang po sa pagkoconsolidate, marami ng problema eh. Sabi nga po ng mga jeepney driver, hawak nila yung kanilang ORC, certificate of registration, yung kanilang ORCR, bakit kailangan nilang isurrender na nawawalan sila ng pag-aari doon sa jeepney na kanilang pinundar? Na lumalabas nga na parang carnapper sila, katulad po ng naisiwalat po ni
Kapili Burata kahapon. Na parang karnapir siya na pag-aari ni Egypt. Bakit kailangan mo i-surrender yung mga dokumento? Ito yung nga tinatanong nga kahapon po ni Chairman Acop, eh, bakit ang concentration nasa consolidation? Akin tong jeep na to eh, ba't isusurrender ko pa sa inyo? So anong, nagkakaroon ng pagdududa sa paglikha po ng kooperatibe eh. Ano pong ending nun, Kong Tina? Di ba nagkaroon ng ganong sagutan doon kahapon? Ano yung ending nun? Na-resolve ba yung issue na yon? Eh, nga po, ang sabi po ni LTFRB Chairman, si Attorney Guadis, na pag-aaralan din po nila. Ang sinasabi po ni Attorney Guadis, eh, dinatnan lang niya. Yung problema, eh, yung sinasabi po niya, dinatnan lang niya. Pero hindi po sapat na dahilan yung na-dinatnan mo. Kung meron ka nakitang mali doon sa dinatnan mo, iayos mo, hindi yung patutupad mo. Tama po yun. Siswerduhan ka ng taong bayan eh. May nakita kang pagkakamali, mapiperwisyo isang sektor. Eh bakit magagawin mo? Aralin mo, alamin mo, anong pagkakamali, itama mo. So ibig sabihin kong, it appears ngayon sa punto mo na may point pala sino yung nagrarally? Si Manibela at saka si Piston. May punto pala. Halimbawa po ako, bago po ako umatid ng committee namin kahapon, bumaba po talaga ako sa terminal ng jeep. Okay. Gusto ko pong malaman yung damdamin ng mga kababayan ko, ano ba gusto nyo? Baka mamaya magtatanggol ako, ay hindi kami magkakasama sa iisang panig. Doon ko po napag-alaman na yung kanilang pagsunod sa December 30 na deadline ay masukal na masukal sa kalooban nila dahil kinatatakutan nila na baka hindi sila makapasada. At yun po ay nanggaling mismo sa bibig na Attorney Guadis kahapon na pag hindi sila sumunod, hindi sila makakapasada na sa January 30. So, ibig sabihin, ipipresenta nila yung dato kay BBM na hindi naman totoo na sumasang-ayon sila sa modernization program. Ayaw nila. Pero wala silang magagawa dahil natatakot sila na mawawalan sila ng pasada. Yun, isang pagkakamali na yun eh. Pinipersa mo yung mga tao. Tama. Kinikitil mo yung buhay nila na makapaghanap buhay. Isipin mo, papibilin mo yung mga tao. 2.5 million, ang laking halaga. Yung isang ordinaryong kawani po na may hulugang 20 mil, napakabigat na po para sa kanya ang magbayad, ang magulog. Gano pa po itong mga jeepney driver lang na to? Iaasa lang po sa pamamasada yung paghuhulo. Tama. Ang laking halaga po. Kung Tina, paano gagawin natin sa palagay mo? Kasi naumpisahan na eh. Kumbaga nasa kalagitnaan na tayo ngayon kasi ininsist talaga nila na... Eh, nga daw tayo eh. O, paano gagawin ngayon? Ipinipilit na po nila yung mali eh. Kaya nga nasa gitna na tayo ng pagkakamali eh. Magkakaroon po tayo ng problema nito kasi sa umpisa pa lang, nandun na yung pagkuha nila doon sa mga pag-aari ng mga jeepney driver. Pundar nila yan, kinukuha yung mga dokumento. Yeah, so ibig sabihin, ano pong gagawin natin, Kong Tina? Anong suggestion nyo? Balik ba? Dapat isipin nyo, may pundar ka. Isusurrender mo. Ano pag-aari mo ngayon? Yeah. Wala na. So bawiin mo na lahat. Diba? Iayos mo na. Tawagin lahat, kausapin lahat. Okay. Eh, may part 2 pa po ba yun, yung hearing nyo kahapon? O yun na yun? Baka palagay ko siguro, baka magkaka-part 2 pa po siguro. Hindi ko lang po alam kay Chairman Acob. Siguro po siya po makapagsasabi bilang chairman po ng ating committee po sa transportasyon. Kasi parang bitin pa kong eh. Parang hindi na-resolve eh. Parang hindi na-ayo na-solusyonan. Ang magiging resolve lang talaga niyan ay kung ano magiging pag-uusap po ng LTFRB at kung paano po tayo pakikinggan ng ating pong pangulo. Okay. Sige Kong, hanggang dyan muna tayo Kong Tina. Maraming salamat. Pakisabi po kay Kong Apple. Maraming salamat kay Carissa ha. Maraming salamat po. Hindi tayo nagkita dyan nung bumisita ako sa farm nyo. Thank you Kong Tina. Maraming salamat. Ayan, bye-bye. Ayan, minsan tatala ko kayo. Stilias at saka si Charon. Oy, sarap yan, Naku po, Diyos ko po. Cholesterol at saka pang-diabetic. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Have a nice day.